Magandang araw sa inyo lahat mga bro. So ngayon ay ayan, so i-check natin kung bakit umaalog yung main drive na ito. Ayan, ito yung i-share ko sa inyo mga bro kung paano kalasin to at kung paano malalaman, kung paano ibalik, kung paano tanggalin yung ating mga gearing sa loob. Kasi meron ditong dalawang gear mga bro. Primary at saka secondary na gear. Isa dito at isa dun sa may axle. Okay? So ito mga bro yung continuation ng ginagawa natin. Ano? Ito yung Mio na nabili natin. So syempre bago natin umpisahan, yung mga bago pa lang sa ating channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe. And hit the notification bell para po palagi kayong updated pag meron tayong panibagong videos na mga i-upload. Ayan mga bro, ano, ayan, kung makakita nyo, ayan o, sobrang lakas ng alog na yan. Pero wala pa naman siyang ingay pagka inikot yung gulong mga bro. Pero ayan, ito ay hindi na normal pagka ganito yung motor nyo. So i-check nyo. So ang purpusana natin ito para linisin yung panggilid, pero tumambad sa atin, meron tagas at madumi yung ating crankcase at may alog yung ating main drive, axle. So ayan mga bro, meron lang ditong pito na ay anim. Yan, Allen, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So pagkakalasin nyo yan, luluwagan nyo lang to, tatanggalin nyo. Pero bago nyo kalasin yan, kasi tatagas yung gear all dito. So kuha kayo mga bro ng 12. Tapos meron ditong ano, meron ditong 12 sa ilalim, yung drain plug para makalas or matanggal yung ating mga gear oil. So dito mga bro, meron ditong 12, tingnan nyo na lang. Tapay na lang natin kasi mababa. Yan. Yan. Tapos syempre maglagay kayo ng lagayan. Laki ng lagayan natin. Gear oil. Yan. Nanggalin lang natin mga bro, ano? 12mm socket. Minsan alin pinapalitan nila 'to, pero ayun, malinaw pa siya in fairness ha. Nakita niyo 'yan mga bro. Pero madumi. Yan. Yan 'yan yung ating gear oil. So ngayon naman mga bro, tatanggalin natin 'to. Gamit yun ng 5mm na Allen wrench. Lugan muna natin. Ito, ang stock talaga nito, Allen talaga. Ayun, ang ginagawa naman ng iba, pinapalitan ng bolt na hindi Allen. So ayan mga bro, ano, pagkatapos nyo makalas yung lahat ng alin dito sa gilid, so pwede na natin yung matanggal mga bro. Ayan. Ito kasi pinuno ng gasket maker eh. Ayan mga bro. Alog-alogin lang natin. Kasi alog na rin naman eh. Kung makikita nyo kasi mga bro, puro gasket maker yung likod nya. So pinaglalagyan na talaga ito. Ayan. Mayroon naman tayong pamalit nito mga bro na gasket, no? Replacement lang, pero quality naman. Yan. Yan. Okay. So, ito yun mga bro, yung pag nakalas nyo na, ito yun. Ngayon, alamin natin kung bakit sobrang alog nya. So, mayroong dalawang washer dito mga bro. Ayan, mayroong dalawang washer dito. Makapal. Baliktad yung kabit. Baliktad yung kabit, oh, nakaganito. Dapat yung makapal, yun yung una. Diba? Baliktad yung kabit nito. Meron dalawang ditong washer, ayan. Yung makapal, dapat yung unang ilalagay. Hindi, tapos itong kasunod. Ayan. So, baliktad siya mga bro, baliktad. Okay, baliktad ang kabit. Kasi tinanggal na rin to eh. Tinan nyo naman yung gasket maker, punong-puno oh. Oh, di ba? Tapos ang papalitan natin dito mga bro ay ito. Ayun oh.
Ayan o. Malog na siya, diba? Itong bearing na ito. So, ayan mga bro, ano, bago tayo bibili, kakalasin rin natin to. Sisigurado natin kung ano ba yung size ng bearing na ito, mga bro. Ayan. So, paano ba kalasin yung bearing na ito? Yung iba, iniinitan na, mga bro. Pero kung meron kayong panginit para mas malambot siya, pwede naman. Ayan. Pero kung hindi ako nagkakamali, mga bro, ang size ng bearing ng ito, ang size ng bearing na ito ay 6203, mga bro. Kung hindi ako nagkakamali, ano? 6203. Pero para makasigurado tayo, tanggalin na natin yan, mga bro. Pukpukin lang natin to. Ayun, oh. Tapos, huwag nyong iriktang ipukpuk yung martilyo dito. Gawa nung minsan, napipingas yan. Mahihirapan naman siya makapasok dun sa kabilang bearing. O, di ba? So, lagyan nyo lang ng basahan, mga bro. Parang pitik-pitik lang ba? Parang ganito. Kahit wala tayong gamit, mga bro, ay bibisikin na natin yan. Ayan. Unti-unti lang. Ayan. 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 Makikita nyo, umaangat na dito. O, di ba? Unti lang. Isa pa. Ayan. Yun. Palabas na, o. Diba? Isa pa. Yun. Dali na, mga bro. Ito, yung oil seal, papalitan din natin yan, mga bro. Pero kung sakaling hindi tayo makakuha, di gagamitin na lang natin. Pero mas maganda, palitan na rin natin to. Ito yung oil seal. Ito yung ating lagayan ng bearing. Lilinisan natin yan. Tapos, patingin. Ito yung ating bearing, mga bro. So, may alog na yan. O, oh, ano. Tinda nyo. O, oh, di ba? So, may alog na siya. Tapos, may mga gas-gas na talaga. Oh. So, papalitan na natin yan. Kasi, papalitan na natin ito, mga bro. Gawa nung nagtatagas, tapos magkukos ng ingay ito. Baka madamay pa yung ito. Pagka nasira yung bearing, gagalaw ito. Madadamay yung ating primary gear. So, ang primary gear natin ay ito. Ito, ah. Yung main drive shaft, ito yon primary tinatawag, tsaka ito, itong maliit. Ngayon, yung malaki, ito, yung secondary, dito naman nakatama yan, yung secondary gear natin. Ito yung papunta ng output shaft. Ito, yung papunta ng gulong natin. Okay, so wala pa naman tama, mga bro, makapal pa naman. Okay pa naman siya, ang nagkaroon lang ng tama is yung ating bearing, mga bro. So dito, kailangan din natin tanggalin, mga bro. So, hindi nyo pwedeng mapukpok to gawa nung mayroong lock dito. Yung ori ay, ang tawag dito, circlip. Ayan, no? So, ito kakalasin natin to mga bro. Pag wala kayong gamit, pwede naman sungkit-sungkit lang to. Kaya naman to. Sungkit ng dalawa. Awa ka mo nga, awa ka mo. Ayan, awa ka mo. Taas. Oops. Yan. Ayan mga bro, kalas na yan. Ayaw pa ha. Ayaw mo pa ha. Yung kalas na mga bro. Yan, pag nakalas nyo na, makakalas na rin natin to. Ayan o. Ito yung ating bearing mga bro. Ito yung papalitan natin. Okay mga bro, so bibili muna tayo mamaya. Babalik ako kayo pag nakabili na tayo. Bibili tayo ng gear oil, tsaka bearing. Yan. So, tara. A few moments later. So yan mga bro, welcome back tayo. Ano, bali, nakabili na tayo ng bagong bearing. Hindi naman original mga bro, KRX. Pwede na yan mga bro, pagtsagaan natin. Dahil wala naman tayong maraming budget dito. Basta, ang mahalaga, alagaan lang natin mga bro sa gear oil. Tatagal po yung bearing na yan. Ang masama, hindi po tayo nakabili ng oil seal na bago. Wala dun siya, shop akong binili. So sa Yamaha, saka na lang natin palitan ito mga bro. Pwede naman siya palitan na hindi nyo na kinakalas yung buong gearings natin. Kahit sa labas, pwede natin madukot ito mga bro. Pwede natin siya mapalitan. Kahit yung truck drive lang yung tinatanggal natin. So, siya nga pala, mamaya, pagkatapos natin ito, ipapakita ko sa inyo kung paano ibalik, kung paano ikabit, hindi muna natin tatakpan. Kasi, sasagutin ko na rin diretso kung paano daw malalaman or kung paano kuhain yung final drive ratio na tinatawag. So, meron dalawang paraan para makuha yung final drive ratio, mga bro. Yung isa, hindi accurate. Yung isa, accurate mismo. Okay, so, sunod natin na video.
Kasi total, nagbaklas na tayo. Meron tayong pagkakataon para sagutin yung nagtatanong. Pwede na natin sagutin. So, sa ngayon, kakabit na natin itong bearing, mga bro. Okay? So, sa nga pala, dun sa mga magpapalit, ang size po ng bearing natin sa mga may sporty at salty ay 6203 para sa main drive axle. Ito po yung main drive axle na tinatawag. Yung primary gear natin. Okay, so tanggalin na natin ito, mga bro. Tapos, huwag na huwag nyong ikakabit ito na hindi nyo tinatanggal na ng yung cover na plastic niyan, mga bro. Abot nyo ang test life, man. Ayan. Kasi mga bro, pag nakanan dyan yan, hindi malulubricit na maayos ng gear oil natin. Bagaman mayroon siyang grasa, kukulangin pa rin yan sa sobrang init nito. Kasi umiinit ito, mga bro, eh. So, tatanggalin natin ito. Ayan. Okay, so mayroon siyang grasa, kita nyo. Ayan. So, tanggalin natin yung dalawa, mga bro, ano. Ayan. O, diba? So, tanggalin natin, mga bro. Tapos, ito, kakabit lang natin dito. Smooth lang siya, oh. Yun, diba? So, pagkatapos yan, pag naikabit nyo na, ikabit na natin yung ito, yung lock ring natin. Yung lock ring. So, huwag na huwag nyo kakalimutan ito, mga bro, ano? Yung lock ring na tinatawag. Kasi, possible na matanggal to, aalog yan. Ah, saan yung pangkalas? O nga, yung orange. Ayan. Ikabit lang natin. Napakadali lang nito, mga bro, ano, kahit hindi nyo ipagawa sa shop. Basta meron lang kayong mga simpleng gamit lang. Basic na to. Ayan. Ito ah. Tapos, siguraduhin nyo na nakalagay ito sa ano. Nakalagay dito sa mismong kanal. Meron kasing kanal ito, mga bro. Kagaya nyan, hindi pa yan nakalagay. Oh. Hindi pa yan nakalagay. So, ilagay natin sa kanal. Yun. Nakalagay na yan. Oh, di ba? So, ganun lang. Yan, wala nang ugayan, mga bro. Mayroong aga, kunti na lang. Ayan. Ayan. Di ba? So, ngayon, pwede na natin itong ibalik, mga bro. So, tuturuan ko naman kayo kung paano yung pagbabalik nito. Ano? Yung pagbabalik kasi nito, ganito lang. Yung iba, pwede nyong initin yan para mag-expand yung bakal. Mas mabilis nyo siyang maipasok. Pero kahit hindi, tsagay nyo lang ng pokpok, pwede naman, mga bro. Pagyan natin, mga bro, ng konting pampadulas. Para magandang bigayang. Ayan. Pasok nyo lang ganyan. Okay? Tapos, pokpokin natin. Sabi Martin Gio, buddy. Magandang bigaya. Di ba, tabingi? Kasi yun. Lahat mga bro pantay. Yan mga bro. So kung nakikita nyo, yan, dapat pumantay yung bearing dito sa ating crank. O, di ba? Okay na yan. So, ang problema talaga, mga bro, meron siyang alog na konti talaga. Ayun, ibig sabihin, may tama na yung ating main. May tama na yung ating main. Ayan, o. Pero, mas malakas yung alog nung isa. Kumpara dito, ayan, o, umaalog siya, o. Ayan, pero mas malakas yung alog nung isang bearing. Pero ito, order na tayo nito sa Yamaha. Ayan, order na tayo sa Yamaha ng main drive nito, yung axle. Okay? So, pagkatapos ito, kakabit natin yung o-ring. So, sa o-ring, mga bro, pwede nyo lagyan ng grasa or pwede nyo lagyan ng langis. Lagyan natin, mga bro, ng konting grasa, ano, para smooth na smooth lang ipasok. So, order na lang tayo sa Yamaha ng panibagong oil seal tapos yung itong main drive. Kasi meron na talaga siyang tama. Yan, pasok nyo lang. Yun. Itong oil seal, mga bro, pwede nyo palitan kahit hindi nyo kinakalas. Ano, kahit kamay nyo lang. Kahit hindi nyo kinakalas ito, pwede nyo siya mapalitan. O, diba, o? O. May alog siya, konti lang. Hindi kagaya ng isa na sagad talaga ang alog. Yan, okay na yan. Ganun lang.
Okay? So, sa gear naman mga bro, ano, papakita ko lang sa inyo kung paano siya buuin. Pero hindi pa natin tatakpan. Gagawa natin ng video kung paano kunin yung final drive ratio na tinatawag. Kasi marami nagtatanong sa akin yan, bro, paano ba kunin yung final drive ratio? Kasi magpapalit sila ng secondary gearings. Kasi mga bro, minsan mas maganda mag-set up ng gearings kapag ka may karga yung ating block. Halimbawa, naka 57 kayo, naka 60 or 62 kung mayroon mang ganun, ano. 57, 59, kagaya nito, naka 59. Pero hindi ko nagagalawin nito mga bro. Okay? So dito, unang gawin nyo, mga bro, yan, ito yung ating primary at secondary. Ayan, ito yung primary yung malaki, secondary yung maliit. So, dito siya nakalagay sa ilalim. Ayan, o, diba? Tapos, yung tinatawag na conical spring, ayan, so, pa-concave yung ano niya, hindi siya pantay. Yung nakaganito yan, diba, nakaganito. Baka magkamali kayo ng lagay, pagkabaliktad, aga na yan, iikot ka, sumaingay. Ayan o, sasabit dito yan sa gear. Pag umikot yan, sasabit yan dito. So, makakarinig kayo ng nagkakaskasan. Magkakaroon ng tama. So, ang tamang lagay, dapat nakatihayang ganito. Ayan. Kasi para pag umikot siya, hindi tatamaan ng ano sa likod. Parang ganito mga bro. Ayan o. Umikot, diba? Wala. So, pag binaliktad natin yan, ayan o, masabit. Ayan. Okay? So, ganito ang tama. Ayan mga bro ha. So, pagkatapos nyan, ito naman yung ating secondary. Ito, magkabaliktaran. Okay lang din naman. Wala kayong magiging problema. Ayan, ganyan. Tapos, okay na yan. Ay, meron pang washer na dalawa, mga bro. Dito, marami nagkakamali dito, mga bro. Meron ditong dalawang washer na magkapareha, pero magkaiba ng kapal. Diba? Magkaiba siya ng kapal. Ang maunang ilagay, dapat yung mataba or yung makapal. Saka yung manipis. Ganyan dapat. So, kanina, pagbaklas natin, baliktad. Baliktad yung nakakabit. Diba? Gagana naman yan, mga bro. Pero kung usapan ni stock, mas tama yung ganito. Una yung makapal, saka yung maliit. Or yung manipis. Pagkatapos nyan, pwede nyo na ikabit. Siyempre, yung dowel pinadalawa, huwag nyo kakalimutan, saka gasket. Yan. Ganun lang, mga bro, yung pagpapalit ng bearing at yung pagkakasa ng ating mga gearings. Okay, so, abangan nyo mga bro yung susunod na video natin kung paano kunin yung final drive ratio ng ating gearings. Kasi yun ang susunod natin na video. Kasi meron na tayong pagkakataon. Ano? Total, meron na tayong chance para sagutin yung mga nagtatanong. Gagawa natin ng tutorial kung paano ba kunin yung ating final drive ratio. So, sa ngayon mga bro, hanggang dito lang yung video natin. Magandang araw sa inyong lahat at ride safe lagi.